Vilaman, guys. Ay. Ay, may patay. Nakabukas. Yan. YouTube channel. Right now, nandito po tayo ngayon sa lumang Chinese cemetery or Manila Old Chinese Cemetery dito sa Manila. So, ito ay located along Rizal Avenue. Kasalukuyan po natin ngayon binibisita ang lumang Manila Chinese Cemetery. Meron tayong pupuntahang helera ng mga patay o nicho kung saan nakalibing ang mga biktima ng Manila earthquake. Ay, ilaman guys. Ay. Halapin natin yung nicho kung saan nakalibing ang mga biktima ng Ruby Tower earthquake noong 1978. Isang helera sila.
Marami kasi namatay sa Ruby Tower earthquake. Ruby Tower na nag-collapse noong panahon ng lumindol noong 1968. Ayos sila guys, isang helera sila. Pupunta natin niya mamaya, okay? Hanap tayo ng daan papunta doon. Okay guys, pupunta na natin yung mga biktima ng Ruby Tower. Okay, correction, it is 1968, August 2, 1968. Ay, may patay. Nakabukas. Ayan. Saan ba daan? Ito guys, papakita ko sa inyo. Okay, tuloy natin. Akyat tayo dito. By the way guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa mga susulok kong vlog sa aking pag-iikot sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. O ngayon, papakita ko na sa inyo guys. Ito nakita mo isang helera na yan. Biktima yan ng paglindol sa Manila noong August 2, 1968. Ayan guys, oh. Nangyari yung earthquake noong August 2, 1968. Balita ko madaling araw daw nangyari yon. Doon sa Manila, mayroong specific na building kung saan nag-collapse. Tangi siya lang ang nag-collapse na building sa Manila. At yun na ang Ruby Tower. Ayan. Ayan yung mga biktima. Isang helerang yan. Ito pa. 1968 din. Dito lilibing yung iba sa mga biktima nung pag-collapse nung Manila Ruby Tower sa Binondo. Ayan, no? 1968. Yan. Isa pa yan. 1968. So pare-pareho silang, sabay-sabay silang pumanaw nung gabing iyon. Early morning actually. So dito nakalagak ang kanilang katawan o kabaong dito sa Manila Chinese Cemetery. Dito sa Maynila. So sa mga hindi nakakaalam, maraming pumanaw nung araw na iyon, nung gabing iyon, isang malakas na earthquake ang tumama. Tanging ang Manila Ruby Tower ang nag-collapse. So medyo controversial siya kasi kine-question ang integrity ng building. Siya lang ang tanging nag-collapse sa buong Manila. Naging headline siya, Manila Ruby Tower. Ito okay. So, pero karamihan, mga Chinese. Meron pa dito eh. Hindi ko na makita kung saan ba ibang dito na biktima ng lindol no 1968. Iba oh. Ayan oh. Walang laman. Ayan oh. Walang nabura na. Siguro hindi na nadalo ng mga kamag-anak. Ayan. Pare-pareho ang year sila kung saan. Pare-pareho ang year kung kailan sila pumanaw. 1968. Ayan oh. August 2, 1968. Ayan, ebidensya. 1968. So itong helerang to guys, yang helerang yan, karamihan dyan mga biktima ng Manila Ruby Tower earthquake noong 1968. So, ganun karami pumanaw sa building na yon, multi-level building. Okay. Eh, ko lang sa taas kung 1968 din. Kasi in Chinese eh. Hindi man ako Chinese. Pero guys, pumunta ako dito para lang makita nyo guys. Gusto ko sa inyo i-share kung saan dilibing ang ibang pumanaw nung malakas na lindol na yon. Okay?
Okay guys, so kung nagustuhan yung aking upload, please again, subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. And bye for now. Ang inyong lingkod, arkitektong lakwatsyera mula dito sa Manila Chinese Cemetery sa Manila. Bye for now.